kasamaan ay pawiin, lahat ay kakamtin. O bireng inang marangal na aming patnubay, kami iyong saklolohan at itong bayan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa araw na ito, ginugunita natin si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mo na kami ay lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, makayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya't ako ay humatol ng walang katuturan. Na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon,
akin ang namamasdan. Kaya't ako'y nagsisisi ng buong taimtim. At ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Hob ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 10,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Hob ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesha, Karen Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila, tulad ng mga anak na lalaki. Si Hob ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking nauunawaang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawaan ang aral mo at ang utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa galan ninyo.
Sumagot si Jesus, "Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga akas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat iniligin mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inikayag mo sa mga tao na ang kaluuban ay tulad sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig. Ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin si Santa Teresa of the Child Jesus. Bakit napakalapit ang loob ng ating Panginoong Jesus kay Teresa? Natanto ni Teresa na gusto ng ating Panginoon na lagi siyang magdasal para sa ikaliligtas ng mga makasalanan, para sa pagbabalik loob
ng mga makasalanan sa Diyos, magbagong buhay at maligtas. Itong pagdarasal para sa mga makasalanan ay laging ginawa ni Teresa para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at ginawa niya ito bilang pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesus. Natanto rin ni Teresa na gusto ng ating Panginoon na lahat ng kanyang dinadanas na hirap dito sa lupa, titiisin niya ng husto para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Si Teresa, habang nabubuhay siya bilang madre, ang daming paghihirap, maraming paghahamak, maraming pag-aapi na ginawa sa kanya ng mga kapwa madre. Tiniis niyang lahat ito bilang pagmamahal niya sa Panginoon para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Si Teresa ay may sakit, mayroon siyang TB sa kanyang dalawang paa. At itong TB sa kanyang dalawang paa, nagdudulot sa kanya ng walang tigil na sakit, walang tigil na kirot. At kung naglalakad siya, parang pilay. Tiniis lahat ni Teresa ang lahat ng paghihirap na ito para sa ikaliligtas ng mga makasalanan, para sila ay magbalik loob sa Panginoon at maligtas. At ginawa niya ito bilang pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesus. Kaya, habang nabubuhay siya dito sa lupa, napakaraming kaluluwa ang kanyang nailigtas. Ginawa ni Teresa ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya, naging malapit na malapit sa kanya ang kalooban ng ating Panginoon. At sa kasalukuyan, siya ay isang santa sa langit. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kahariyan sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin na may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating tugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama,
biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito, naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagpakumbabang lingkod, nabot kamay ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway huwag umasa sa pwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masayahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang pamamaraan na iyong ipinakita sa amin. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang maghihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan aming ihalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa
kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap namin na paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pag-aari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ay ibinibigay ng iyong anak na minamakal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan na aming ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalihod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsalukan namin na banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masiging nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin na kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.